Magandang araw mga boss. Welcome po ulit sa aking channel, no. So bago tayo magsimula, shout out po muna tayo. Shout out kay Boss Lionel Montales at kay Boss Joseph Dave Escantilla ng Apitech Racing Team Lambunaw. So shout out sa inyo mga boss, no. So ganoon pa rin, pag umabot tayo ng 5,000 subscribers mga boss, mamimigay ako ng isang brand new helmet, brand new riding jacket at brand new riding gloves, no. So check nyo lang dun sa Facebook page natin yung mechanics, no. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga boss is yung mga gasket ng Raider 150, no. So, check natin kung ano ba yung pagkakaiba nila mga boss. So, tingnan natin yung video. So, dito sa video mga boss, no, pag-uusapan natin regarding dun sa gasket ng Raider 150, no. Kasi may nag-chat sa akin, viewer din natin dito sa channel. Bibli ata siya ng gasket ng Raider 150, yun nga lang. Dalawa kasi yung pinakita sa kanya, no. Isang kulay itim saka isang kulay green, no. So medyo naguluhan siya kaya hindi siya bumili. So yun yung i-discuss natin dito sa video mga boss. So ngayon kasi mga boss, no, dalawang klase ng gasket yung mabibili natin sa market, no. Parehas naman yung original. Yun nandiyan sa picture mga boss, clutch cover gasket yan. Kung mapapansin nyo, yung nasa kanan yung kulay itim, yung nasa kaliwa naman kulay green. So ano ba yung pinagkaiba niya mga boss, no? Although pareha silang para sa clutch cover ng Raider 150. Yung nandun kasi sa kanan, yung kulay itim, ayan yung ginamit para dun sa modelo ng first gen hanggang new breed. So yung modelo na yan, galing yan sa Thailand, no? So made in Thailand yung gasket na yan. Yung nasa kaliwa naman, yung kulay green, ayan yung ginamit sa reborn at reloaded model. So made in Indonesia naman yan. So parehas naman sila original mga boss, no? Yun nga lang kasi sa ngayon, depende yung availability kung ano yung meron sa market. So parehas naman yung pwedeng gamitin sa Raider 150 mga boss, no? Yung kulay itim na Thailand, pwede siyang gamitin sa reborn at reloaded. Ganun din, yung kulay green na Indonesia, pwede rin siyang gamitin sa first gen hanggang new breed. Yun nga, depende kung ano yung available dun sa mapagbibilhan nyo. So yan naman nasa picture mga boss, no, magneto cover gasket, no. Ganun pa rin yung nasa kanan, kulay itim, made in Thailand yan, no. Yung nasa kaliwa naman na kulay green, made in Indonesia. So ganun pa rin mga boss, yung magneto cover gasket ng Thailand, pwede siya gamitin sa reborn at reloaded. At yung kulay green naman na made in Indonesia na magneto cover gasket, pwede rin siyang gamitin sa Raider 150 first gen hanggang new breed, no. So depende kung ano yung available. So yan naman yung base gasket mga boss, no, kulay itim, made in Thailand yan, no. So katulad ng sinabi ko nga kanina, yung pesa depende sa availability, no. Katulad nung base gasket na made in Indonesia, wala siyang available ngayon kahit hindi rin ako nakabili, no. So yan lang ang meron tayo. So ganun pa rin naman yung kulay green yon mga boss, no. So ganun pa rin yung base gasket ng Thailand na kulay itim, pwede siyang gamitin sa first sa reborn at reloaded. At yung base gasket naman ng kulay green ng reborn at reloaded, pwede rin siyang gamitin sa first gen hanggang new breed. So mga boss, tip lang, no, kung magpapabukas kayo ng makina, mas okay na original yung ikakabit nyo na gasket, no. Saka mas okay din na palitan ng bago kesa dikitan lang, no. Kasi ang iniiwasan natin dyan is tumaga siya ulit, no. Kasi mabuti sana kung sakasakaling kinabit yan tas tumagas, ililibre ng mekaniko nyo yung gawa dahil na tumaga. Syempre huhugutin ulit yon, baka mamaya singilin kayo ulit ng labor, no. Para isang gawa lang, isang gastos lang, magpalit kayo ng original na gasket, no. Mura lang naman yon mga boss, yung base gasket nasa 40 pesos lang yon, yung magneto cover gasket nasa 120, tapos yung clutch cover gasket nasa 200 lang yung mga boss, no. Para dun sa mga gustong magpa-check ng motor nila, no, pwede nyo kaming bisitahin sa number 218 Dr. Pilapil Street, San Miguel, Pasig City. Open kami Monday hanggang Saturday, 9 AM hanggang 4 PM. Mas okay din kung mag-chat muna kayo bago kayo pumunta kasi minsan meron kami major work. Hindi kami tumatanggap ng walk-in. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video yung i-upload ko. Salamat mga boss!